Buhayin ng kanyang ngalan, lahat ng nilikha niya ay mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan, inyo ang Panginoon na kinain ng kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong espiritu ay siyang nagbunsod kay Santa Teresa upang magpamalas ng landas nang dapat kamtin kaganapang ng sambayanan. Ipagkaloob mong kami ay laging magsalo sa itinuro niyang galing sa iyo at mag-alab sa hangaring maging tagapagtaglay ng tunay na kabanalan mo sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. Akong si Pablo ang nagsasabi sa inyo, kapag napatuli kayo, pinawawalang kabuluhan ninyo si Kristo. Sinasabi ko sa inyo at sa sino mang napatutuli, kailangang sundin niya ang buong kautusan. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napahiwalay na kay Kristo at wala nang karapatan sa habag ng Diyos. Ngunit, umaasa kami na sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay aaring kaming matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagtutuli o di pagtutuli. Ang mahalagay ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ang dakilang pag-ibig mo sa akin ay ipahayag at ayon sa pangako mo, Paul, ako ay iligtas. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw.
Tulungan mong ihayag ko iyong tunay na balita. Yamang sa iyong kahatulan, lubos akong may tiwala. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Ako na may mamumuhay ng payapa at malaya. Yamang ako sa utos mo'y sumusunod na mangkusa. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masayod ang galak ko, pagkat aking iniibig. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Mahal ko ang iyong utos, yaw'y aking igagalang. Sa aral mo at tuntunin, ako'y magbubulay-bulay. Ipahayag mo sa akin ang pag-ibig mong magiliw. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos ng ating inolob. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayo mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan. Ngunit ang loob, ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ang mga may likha ng labas ay siya rin may likha ng loob. Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Minsan ka na bang natakot? Nag-alala? Nabahala? Siguro, paikot-ikot ka sa kama mo at hindi ka makatulog dahil punong-puno ang isip mo ng alalahanin. Lahat naman siguro tayo hindi exempted dun eh. Takot, pangamba, nag-aalangan. Kahit naman siguro ako eh, hindi ako exempted dun. Lahat tayo nakakaranas nito. At okay lang. Normal yan. Normal yang natatakot tayo. Normal na nangangamba tayo.
normal na minsan ay napupuno tayo ng alalahanin at minsan hindi makatulog. Pero ang santo natin ngayon, si Santa Teresa, ay nagpapaalala sa atin na sa kabila ng pagkabag natin, kabila ng mga problema at takot natin, ang paalala niya sa atin ay makontento sa Diyos. Sabi niya let nothing frighten you, let nothing terrify you, all things passes, God alone suffices. Lahat ng hirap mo, lilipas din yan. Lahat ng problema mo, matatapos din yan. Everything will pass. Your hardships right now, your problems right now, your worries right now, all of them will pass. Dadaan lang yan. Pero ang Diyos mananatili. Kasi pwede tayong makaramdam ng pagkakulong. Pagkakulong sa problema natin, pagkakulong sa alalahanin natin, at ang iniisip natin, paano ba ako makakawala dito? Kailan ba matatapos to? Pero si Santa Teresa nagpapaalala sa atin na sa kabila ng mga problema natin, hindi forever yan. Ang forever ay ang pagmamahal at pagkalinga ng Diyos sa atin. Yung problema, lilipas lang yan. Yung alalahanin, lilipas lang yan. Pero ang pagmamahal ng Diyos, ang pag-ibig niya sa atin, ang kanyang salita, yan ang mananatili. Kaya ano maganda para sa atin, why are you focusing on something that will pass? Bakit mo inuubos yung lakas mo? Bakit mo inuubos ang panahon mo sa bagay na lilipas? Bigyan ng ibuhos mo ang iyong sarili sa isang bagay na hindi lilipas. Yung pangmatagalan. At yun ang Diyos. Si Santa Teresa nagpapaalala sa atin at nagbibigay din sa atin ng pag-asa na oo, may mga problema tayo, pero tumingin tayo sa Diyos. May mga alalahanin tayo, tumingin tayo sa Diyos. Siya nakasama natin, siya nakalakbay natin, lilipas lang yan. At itong mga salitang ito ni Santa Teresa, ang santa na pinagdiriwang natin ngayon, ay maganda muling pa iparinig sa lahat. Lalo na sa panahon ngayon na tila nawawalan tayo ng pag-asa dahil mas pinapansin natin yung problema natin. Ang mas pinapansin natin yung kulang sa atin. Ang mas pinapansin natin yung wala. Yung problema. Yung pabigat sa buhay. Pero nalilimutan natin na may Diyos na mas higit pa kaysa lahat ng yan. Minsan nalilimutan natin na may Diyos tayong pwedeng ihinga ang lahat. May Diyos tayo na nagbibigay sa atin ng kapayapaan at pag-asa. Kaya magandang paglago natin bilang Kristiyano, sa paglago natin sa ating pananampalataya, napakinggan ang mga salita ni Santa Teresa na nagpapaalala lagi sa atin na kumapit sa Diyos, manalig sa Diyos. Ang problema mo, ang iniintindi mo, lilipas yan. Pero ang Diyos ang mananatili. Let nothing disturb you. Let nothing frighten you. All things passes. God suffices. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, mula sa ating pagiging hindi karapat-dapat, itinataas natin ang ating mga isip at puso sa Diyos Ama na inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ang ating itugon, Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang sumao, naway bigyang gantimpala ng pagmao, naway bigyang gantimpala ng Panginoon sa kanilang tapat na paglilingkod ng walang hanggang kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming ibigin at paglilingkuran ka sa Espiritu at katotohanan sa pamamagitan ni Kristo ang aming daan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pinapay at alak na mula sa'yo muling iahagin sa kabutihan mo, muling at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, ito pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyong kadakilaan na pinaghandugan ni Santa Teresa ng paglilingkod niyang sa iyong na inyong kinasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ng iyong anak ang minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinagagalingan namin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito. Upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement, available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang mo ang pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan o kakilala na mayapa o sumakabilang buhay na
At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po isasama sa lahat ng misa na magaganap sa ating simbahan. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating parish finance office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa dambana ng mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay. Ang tapat mong angkan, gawin mong alinsunod sa halimbawa ni Santa Teresa. Kami laging masayang makaawit ng pag-ibig mong walang maliw kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinpuro ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.